So finally, nandito na tayo sa first episode ng ating podcast na Let's Do This Conversations after so much planning, so many months. And persuading. And persuading. Ayan. So bakit ba yun ang naging title ng ating podcast? Let's Do This Conversations. Conversations. Actually, meron akong nilistang couple of choices to choose from ng title. Pero mas nag-stick yung conversations kasi nga, we're gonna converse about life, anything. About us. Family. Yeah, about our life. And saka, I think mas simple. Mm-hmm. Diba? It's parang better said na ganon. Diba? Ayun. So, and siguro nagtataka sila bakit naging let's do this. Tapos, D-U-D-I-S. Do. Kasi Carla Do. Carla Do ka kasi. No? Yun yung maiden name. D is di maliwat. Yun, yung D-I doon no? Is di maliwat. So may plural, kaya it's. Oo, ganun. Do this kasi parang yung tawag sa atin before na do this, di maliwat, ganun. Ang tawag sa atin yun. Before do this, ganyan. So naging let's do this. Ayun, naging hashtag na nga siya ng family. Wherein nung wedding natin, wala tayong hashtag, di ba? Wala. Parang hindi pa uso nung time na yun. Hindi pa masyado. Meron na. Meron ang mga nag-hashtag, pero hindi pa siya ganun ka-popular. Simula pa lang yung hashtag. Tapos siya pinanindigan na natin yung yung hashtag natin. 7 years later. Tsaka parang ganda rin, di ba? Let's go, let's do this. Ayan. Parang pag meron tayong mga gustong gawin, di ba parang it's a good chant then. Ra-ra-ra. Alright, gano'n. So, sige, pag-usapan natin siguro in our first episode, bakit tayo nag-decide to have a podcast? Ikaw ba, ano ba yung reason ba't ka na pa-oo or you finally decided to have this? Kasi ilang beses na nating napag-usapan na we should share our conversations to everyone kasi parang ang daming pwedeng matuto or sana makarinig ng mga pinag-uusapan natin. Yeah. So, parang every car ride, ganyan, di ba? Inimulan ko nga yung GoPro, kaya lang hindi na gumagana. Sa laptop ko, hindi na sila compatible, so yeah. I stopped taking videos. Pero yun nga, yung simula, no, parang lagi kong nababanggit din na pag in the middle of our conversations, lagi ko na sabi, you should record this. Kasi parang, di ba, something na maraming makaka-relate or makaka-pulot ng learnings or whatever or tayo mismo, mabalikan lang yung mga pinag-usapan, ganyan, rekindle. Kasi di ba we have resibo vlogs. Resibo na, sinabi mo to, ganito. Kailangan talaga may resibo, no? Ayun, hindi, tsaka di ba we have a lot of vlogs nung bata pa si Dylan, ganyan, nung tarito, parang 1 year old siya, or wala pang 1 year old, and then lumaki na, 2 years old, and then si Mason, nung pinanganak, ganyan. And then when we are watching it, itong pandemic, and even after the pandemic, it's fun to always go back to that. Nung bata pa si Dylan, ganyan, nung 1 year old pa lang, nag-start tayo, tapos at 2 years old, nanganak na si Mason, pandemic. Ayun, so nung bata si Mason, maliit si Mason, habang lumalaki sila, and then we're watching it recently lang, sabi ko parang, sayang nga, kasi we stopped recording, di ba? Yeah, after mag 1 year old ni Mason, parang hindi na tayo nag-record. Meron tayo sa phones, pero hindi na natin edit together. Oo nga. Tapos hindi na natin in-upload. Oh, and they're enjoying watching. Parang, atas ako, di ba, parang sayang, like yung our Europe trip with the kids, hindi natin kinareer yung pag-record. May mga videos, but hindi siya stitchable together. Oo nga, you know, how I wish na ganun. So at least itong mga conversation natin, where I, again, ako personally, I learned a lot from you in our conversations. No, I don't know if you're learning a lot from me. Ganon. Kasi karamihan, I talk about work and all. And ako personally about life, I learned a lot. And I think people can relate. People will be able to learn, no, from the conversations we will have together. Ayun. Tapos ako ang pinaka-reason ko talaga. Kasi gusto mo nakikipag-usap sa akin. Ganon. So parang nagre-reklamo siya. Kaya na hindi ako nakikipag-usap madalas, ganyan. Kasi nagsasalita. Hindi nagsasalita during. Pag kumakain. Nandito nga sa bahay, hindi mo maririnig yung boses kasi nasa laptop or
nasa cellphone. Oh, hindi naman all the time. Grabe naman to. Nilalaglag mo naman ako kagad dito sa unang episode natin. Sobra. Ayun. Hindi, pero di ba, yun nga. Like, you wanna connect with me through conversations. And I think, I don't know, like, syempre, pag minsan may mga distractions and all, the kids and all, no, katulad Pero nila ang kanina. love language ko nga kasi is quality time. Ultimate ko yung words. So, So if you don't give me words, pag hindi ako nakipag-usap, ay nakipag-kwentuhan sa'yo, naiinis ka. Ganon. Ngayon. And then ako naman, I invited you. No? So ako nag-invite. No? I invited Carla to be in a podcast. Kasi ako naman, my definition of love. No? I realized na, no, nagkakwentuhan tayo, I don't know kung last year or this year lang, is doing things together. Alright? So when we do things together, I feel happy already, whatever we do. No? Watching or walking, driving. driving even on a long drive, eating together, ayan, working together. So, parang dun ako, I just feel love already when you are at my side. Ganon. Yun, I'm at my happiest. And so, ganon. So, how about you? Ano ba yung definition of more of love? Ayun nga, giving time and get, parang, giving the effort to know what my likes and don't likes. Ganun. Eh, kasi diba sa five love Don't languages? likes. Oo nga, the don't likes lalo na. Grabe. Eh, diba sa five love languages ni Gary Chapman, may five love languages. Eh, diba words of affirmation, ano pa yon? Physical touch, gifts, gifts, quality or quantity time, tsaka acts of service. Parang, kung titignan mo, parang parehong time eh. Diba? Parehong time na ikaw, quality time. Ako, technically, ako ganun din eh. Pero may deeper meaning pa pala yon. Like, kaya may sub ano. ako, parang may sub-meaning pa pala yun. Kasi ako, you just spend time with me. Let's do things together. Okay na ako. Pero sa'yo, Existing together, ganun. ganun yung sa'yo, yung Christmas. Ikaw. Ah, sa akin, existing together. Hindi, pero sa kanya, guys, ang dami niyang, it's deeper. Kaya talagang, kumbaga, mind-blown ako in a way na akala ko just by spending time, being enough na yun eh. Kasi sinasabi nga niya, time siya, wala naman, hindi naman yung iba. Ganon. So, and maganda na mapagkwentuhan natin, di ba, na ano yung deeper? Bakit ang hirap mong intindihin in that part? And I'm sure a lot of husbands probably or men, sometimes di maintindihan yung partner nila, no? Yung wife nila, yung girlfriend nila, ganyan. So, Yung galing lang sila sa work, tapos pagdating mo, galit sila. What did I do? sino nakaka-relate? Grabe. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. Yung pala nag-cheat sa dream nila, gano'n. So, tapos na-blame na kagad, ganyan. Yung pag napanood, merong artistang nag-cheat ka dyan. Nag-cheat, lahat nagtututo na lang na kay kagad. Ben, gano'n. Hindi, so yun, yun nga. So, can you explain, no, for the benefit of our viewers, even me, ma-review ko, no, ano yung enough for you? Kasi di ba, ayaw mo nang just being there, eh. Like, pag umuwi nga ako minsan ng maaga, nagagalit ka pa eh. Pero you want quality time or you want quantity time, ganyan. So, ano yun? Hirap na ang tanong. Talaga eh, kita mo, ikaw, nahirapan ka din. Kasi, yung may effort naman, hindi yung kunyari, nandito ka nga, tapos hindi ka naman nga nakikipag-usap o hindi ka man lang nagtanong ng what happened today in this house. Is it it's been chaos or whatever. Yeah, yun nga, yung... And, pero di ba, nag-hi naman ako, I always kiss, pagdating, ganyan. So, pero like, kunyari, for example, ah, kumakain tayo, together. Ang gusto niya, magsusumbong ako sa inyo. And, ang gusto niya, ako yung mag-start ng conversation. No, ako yung mag-start ng conversation. Pwede naman ako magpagkwentuhan. Kaya lang, I don't have much topics. I don't know, na mental block ako. Interested naman ako eh. Natitense ka kasi sa presence. Paano natitense? But I don't know. Ganon. Hindi kasi nga, probably. Crush mo ako. Wow. Of course, yes. Diba? Ganon. Di ba ganon? Pag crush mo, natatameme ka. Grabe naman. Hindi, pero yun nga eh. I don't know. Yun, hindi kasi, I mean, yung challenge ko nga, di ba? Ayaw mo nang parang ikaw lang yung mag-start ng conversation, makikinig ako, and then
mag-flow na doon. Nagiinis ka kapag hindi man lang ako nag-start, hindi ako nag, yun nga, nag-open up ng about something, ganun. So, Kasi nga parang it means na you don't want to spend that quality time. You're more on quantity time. And yung quality nun is in the deeper side of it. Parang to know more about that person deeper. Yun nga, malaman kung ano yung mga gusto at hindi gusto or what happened during the day or what bothers that person or what made you smile that day. Yung mga ganong question, what made you upset or whatever, frustrated or yun nga, happy. Ganun. Siguro marami mga girls na maniniwala sa iyo. Siguro nag-aaginagan sila. Kasi, like, for example, like, I asked it today kasi it's a Monday and then I asked those things. Do I ask it again tomorrow? I do it with the kids. Kaya nga. And there's a different answer every day. Yeah. That's why you're saludo ako sa pagiging mom. Ganon. Kasi nga, every bedtime, pag hindi ko nakakalimutan, minsan nakakalimutan ko, pero I try to do it every day. I ask them, what made you happy today or what's your favorite part of the day? So, para alam ko kung anong pwede kong ulitin bukas para maging satisfied sila or ulitin ko some other time para maging ganun ulit yung feeling nila. And most of the time, pareho yung sagot nila eh. Playing with us, spending time, eating together, ganyan. Eating potato corner, ganyan. At ibit mo na lang yung mga product. Okay lang naman eh. Okay lang naman eh. Ayun. Ayun. So, yeah, tama, tama. Ano lang talaga, like, it's so hard siguro kasi nga hindi ako lumaking ganun. I didn't as well. Kaya nga. I grew up in a household na no one talks, no one says sorry, no one says thank you. Wow, paano so, nila to? Shout out sa family ko. Well, alam naman nila yon. They're trying to change it now. Parang narinig ko na medyo sorry, nag-thank you, nag-I love you. Na parang medyo awkward nga for me, pero I tried then to say it back. Pero it's a good step forward. Diba? Parang dami na rin nilang natutunan along the years. Diba? So very great. Grateful din ako doon. Although minsan talaga sobrang awkward na parang nag-I love you sila. Parang, okay, I love you. It's really hard though kasi nga yung mga parents hindi ka before. Sanay, yeah. So, parents before, parang kami yung batas. More on service kasi talaga yung mga parents before. Yung pag-ibihan ka nila, pag-luto ka nila, ihatid ka nila sa school. Yun yung way nila to show their love eh. Hindi sila affectionate. Ganyan. And I think like, ako personally that I was sharing with you, di ba, service din yung default ko. Kasi yun din siguro nakita ko sa parents ko. So, and I thought that's enough. So guys, if you're watching, sa mga nanonood, that's I why thought that's enough. There are five. Yeah, I know. So, and yun nga, di ba parang matino naman, alam ko inaayos ko naman lahat, but and I get frustrated, no, kasi nga parang hindi pa rin enough yung mga ginagawa ko out. And but again, reklamo to in a way, but ilang beses namin ito na pag-usapan, kaya nga I think maraming matututo sa mga gantong experiences natin na I'm having an open mind in terms of what you're sharing to me and telling me. And again, I'm telling you that it's really challenging kasi nga, ikaw nga, di ba, hindi mo yun kinalakihan. Lalo na siguro ako, di ba, I didn't see my dad asking that to my mom and even to me. Di ba? So, and you saw them not talking kasi oh my, to each oh, other oh. for a long time. Yeah, nga, yeah, nga. Until they got their separate lives. Yeah. Yun. So, yun yung naging, ano mo, parang pattern. Ito yung pinapalo mong pattern kasi nga, feeling mo yun yung normal, which is not. Yeah, diba? Yeah. Eh ako, nasanay ako sa family ko na laging magkasama sila baba at si papa. Tama. Every day. Talagang 24/7 kasama sa work. Para di ko kaya yun, laging magkasama. 24/7. Kasi hindi ko sila nakita nag-away. I mean, nag-away sila minsan. Parang the biggest fight that I've seen sa kanila when I was still, 4 years old. So, nagsagutan sila, parang mahinagis pang electric fan. But that was it. Hindi na naulit. Parang so, natuto na sila na pag-usapan. Natuto sila agad doon. Napag-usapan nila, we shouldn't do that. Parang gano'n. Parang gano'n. So, after that, hindi na namin sila nakitang nag-away ever. And, nag-away sila, pero hindi sila yung nagsasagutan in our
presence ng harapan namin, ganyan. So, ayun. Ayun nga, so again, I think it's very challenging, but it's good that I think I keep an open mind. Naka-attend ako ng mga different seminars, training, ganyan, nakapanood probably ng videos. So I begin to understand na iba ka sa akin. So it doesn't mean my way, even though I think that's the best way, is the only way. All right. So I try to understand kung ano yung gusto mo, do my best, and hopefully meet in the middle, di ba? So although alam ko iniisip mo what you think and what you want is the best way, all right? Pero I take what I think is the best for our family, lalo na sa mga bata. Kasi ayaw ko silang lumaki na maging awkward nga na mag-spend ng time with us. Tama. Ganon. Just like sometimes sa atin, sa family natin, parang mag-i-invite me sa parang, ah, tama na, parang ganyan. Yeah. So, ayoko yon mangyari sa kanila. So, gusto mo excited sila lagi? Ako excited sila or sila yung magpupusang pumunta na, Mami, we're gonna go to your house. Or, can we go to your house? Or, hindi yung, huwi, punta naman kayo dito. So, or once a year lang magpakita. Ganyan. Ang plano nga natin, di ba, bibili tayo ng isang subdivision ng dalawa pang lote. Tapos ibibigay natin sa kanila para malapit lang sila. Sa other street lang sila. Sana gusto nila yun. Ayun, ganun. So, sino nga ayaw ng ano? O sa bagay, libre. Libre bahay, lupa, or lupa, whatever, property. Tama naman, tama naman. So, goals yan. Ayun. Ayun. I remember, no, naaalala ko, pag-usapan naman natin yung sinabanggit mo nga kanina during the early parts of our marriage. Madalas ako nasa cellphone, di ba, even kumakain. Kasi, like, in a normal setup, ang pinaka madali at normal way na nag-uusap at nagkakwentuhan sa dining table. Eh. I don't know, sa different houses na. Pero that should be a good time na hindi na ba madaling kumain. Ganon. And I remember during the first parts of our marriage, and like, magkakasin si lahat. Ano. Kaya nga. Kaya madaling mag-usap. Oo nga, no. Kaya siya ginawang ganon yung design. Ayun. So, and actually, because of that, I've changed a lot in terms of, like, as much as possible, hindi ko dadalhin sa table yung phone ko, ganyan. Kapag may ka-meeting or mga kaibigan, I rarely check unless it's important. O siguro sa simula lang, and then tapusin ko yung mga kailangan gawin, and then tatabi ko na siya. Kasi nga, ang awkward na magkakasama tapos hindi nag-uusap. So, siguro pag-usapan natin yung effect na ng pagse-cellphone. Ano yung tingin mo? Ano yung judgment mo sa mga tao? Kunyari, kung together din nagse-cellphone lang, whether partners yan or family or friends yan. Well, I've experienced this a lot of times. So, yung initial reaction ko, ano ba yan? Nakakainis naman to. Kung pa dito, nagsiselfone. Or minsan kasi kinakausap mo na. Tapos hindi sumasagot kasi nga, ano siya, masyado siyang engrossed dun sa phone niya. Hindi ka na niya marinig. Nakakainis siya as a person kasi para ano, hindi ba ka importante? Kung pumunta ka nga dito, nasa cellphone ka lang, mas importante yung mga kausap ko sa phone, but hindi ka na lang doon mag-spend ng time, di ba? Para, awkward lang eh. Awkward lang sa for the people around you na nandoon kasama mo. Pero I understand din naman na minsan, you really have to check kasi you have to check yung mga response ng mga clients or business partners, ganyan. Pero, sana, di ba, parang before ka pumunta doon sa gathering or whatever, or sa meetup, i-chat mo na, or i-reply mo na lahat, sabihan mo na yung mga kailangan mong reply na mga tao na I'll be in a meeting for the next 2 hours, I won't be able to get back at yung mga ganyan. So, parang i-arrange mo yung schedule mo properly, para naman maramdaman nung pinupuntahan mo, nung kasi importante din sa buhay. Tama. Ayun. Yeah, dito, ang dami mo napapansin talaga, no? Kaya hindi makakalusot sa kanya, eh. Ang dami niya napapansin. And imagine the life that I have. Very observant talaga. Yung tipong pati pagsusot ka ng sapatos na shoe sock, parang ano, you're a psychopath. Dapat sock, shoe, ganyan. Yeah, grabe. Shoe sock. Ay, sock, shoe ako. Yeah, no, most of the time. Dapat nga sock, shoe. Walang rule nun. Psychopath. Parang
Kasi nasa Medas ka ni, bakit ilipat ka pa sa show, di ba? Madudumihan ka to, tinanong mo yun kay Guy, madudumihan kapag tinapak mo pa, di ba? So pagkasuot mo ng left You sock, put it on top isuot of mo your na kaagad, shoulder. di ba? Hindi, hassle You pa yun. put your sock on when you're inside the house, eh. You put your shoe on when you're outside the house. Kaya nga, pero Kasi nakakatakot. maglalakad ka pa, hindi mo naman sure No. kung after mo isuot yung sock mo, hindi ka nababalik ng loob ng bahay, eh. So, since you're gonna walk around pa inside the house, socks ka muna, and then when you're ready to go outside, you wear your shoes. Okay. Yeah. Sige na nga. See? That's the simplest explanation for that. And I get that. Tama siya. No, kasi sometimes nakasuot na ako ng sapatos and then may kailangan mala akong kuhanin. Tapos iuutos mo, pakuha nga nung ganito. Or magkakala talaga ako ng dumi sa Oh. bahay, di ba? Eh, So, kids play on the floor or their yeah. hands, they eat on the from the floor, ganyan. Lahat siya may reason. Kaya nga, I never win an argument. No? So, Lodi talaga si Johnny Depp, the first man to ever win an argument with a woman. Grabe, grabe yun. Hindi, so pag-usapan naman natin yung pag-ano. So doon na tayo sa cellphone and gadgets. No? So and with our kids, we limit. And naalala ko, talagang first year pa lang, si Dylan pa lang, bata pa lang si Dylan, may limit na yung ano eh, yung It's not screen actually time. even allowed to do screen time before one. Pero nanonood siya before, naalala ko na. Sometimes, pagka kumakain, kasi ang likot eh. So, binibigyan ko ng phone, ay ng iPad saglit for pag kumakain. Pero nawala din naman niya sa kanya pag kumakain. Kasi nga, in-impose ko talaga yung rule niya. Hindi pwede natin. That is gadget. Pero di ba naalala ko nanonood siya ng favorite nga niya, yung Cars eh, Lightning McQueen. Ah, yeah. Oh. Ayun, So, so, 3 times sa din natin pinapanood. Oh. So, okay lang yun. Kasi ginagawa niya rin lang background noise. Oh, sa Pagdata yung bagay. naglalaro siya. Slingo lang siya pag may nakita siyang naalala niya yung scene. Okay, okay. So, most of the time, background noise lang siya talaga. Yeah. Kasi we noticed, no? And again, you pointed this out and they also noticed that the longer the screen time na meron yung kids, umiinit yung ulo, ang hirap sawayin, nagta-tantrums and all, ganon. So, kaya talagang hanggang ngayon, 6 and 4 na yung kids namin, Lila na Misha. Almost 4. Almost 4. Ayun. Ano, talito, limited talaga yung screen time. Bihirang-bihira. No? So, actually, ang minsan hindi lang mapigilan kapag may ginagawa tayo. And Yung yun. talaga tumatagal pag may client, nagka-meeting. Or nasa labas, kumakain sa restaurant, kasi kung hindi, kung saan-saan talaga pupunta, ganun. So, yeah. Hirap. Pero we have to train them how to exist outside it. Nang Oo. walang cellphone. So, yun yung next project. Tama. Project ko for them. Kaya nga. Pero if like si Vila naman, diba, last Sunday, he's telling us na no, after his swimming class, sabi niya, swimming is more fun than playing on the TV, di ba? Or playing in the cellphone. So, I like hearing that, no? Kasi at least hindi naka-engross lang doon. Hindi yun yung gusto lang niyang gawin forever. May gusto siyang ibang gawin. Kaya nga. So, it's very important. Saka nag-aaya siyang lumabas. Yeah. Very important siya. Mayroon siyang physical ano, activity. Oo, kasi tabi, nung time naman natin, every afternoon, yeah, nasa labas eh, tambay sa labas eh. Although may mga risk, masagasaan, siguro masaktan. Uwi tayo sugatan eh. Ganun. Dalawang tuhod, tsaka siko, may sugat. And I don't understand a lot of parents na ayaw nilang masaktan yung kids nila. But sometimes we have to go through those things, those experiences eh. Ganun. And the challenge is, and again, sana walang magalit na parents, but it's really an easy way out, no? Just giving yung gadgets to them so that they shut up and just, you know, sit in the corner. And sometimes may mga parents pa na, oy, proud kapag tahimik lang yung kids nila. Pero pag natinignan mo yung kids nasa cellphone, nasa cellphone lang. And again, I know it's really challenging kasi kami rin ang hirap and we're not perfect. Kumbaga, binibigyan din namin ng iPad or cellphone. Yeah. Pero pag inalis mo kasi, you have to sit down with them eh, and play. Yeah, yeah. So, pagka wala ka talagang time to do it, talagang gadget would be your last resort. Tama, tama. Ayay, ang ganda na banggit mo. Parang nakakaubos kasi ng oras, di ba? Pag wala silang gadget, Ikaw yung gusto nilang kasama kaya, kalaro. Guguluhin nila. So you cannot do anything. Or iransak nila yung buong bahay. O oh, ikaw yung mag-aayos nun, tama, di ba? tama. So, laking problem din talaga.
Tapos, like, especially with our second son, si Mason, hindi ka makakapahinga hanggat di tulog. Tulog lang talaga yung pahinga mo, di ba? The abomination Oo. is Mason. Grabe. So, yeah, so sometimes, I understand, no, if you're a parent and then you're doing that, hopefully lang talaga malimit. No, anong limit mo with the kids? Ilan hours? 1 hour lang talaga. 1 hour lang per day. Per day. Sa gadget. Gadgets and cell and wow, TV. TV. Total na yon. Total dapat. So 2 hours, tig 1 hour each sila. So minsan nagiging 2 hours na kasi magkasama magkatama sila. silang gumagawa. Pero, Yun na yun. Mas madaling pagsabihan eh, no? Pero kung minsan pag sa TV sila naglalaro, mas tinatagalan ko kasi nag-i-interact naman sila. Yeah, Hindi yeah. lang sila yung nakatutok lang dun Agree. sa screen ng buong the whole time. Kasi pag Agree. naglalaro sila sa PlayStation or sa Switch, nag-uusap silang Yeah. dalawa. So okay lang yun kasi may interaction. Agree. Naaalis yung mata nila sa screen. Tama, tama. So mas binibigyan ko sila ng time more kapag ka. Pero Naka, hindi sila. nakatayo pa, di ba? Nakatayo Oo, sa harap ng tumatalon, computer. Yan. ganyan. Ano, kaya binibigyan ko sila ng more time to play pag sa TV. Pero hindi pa rin siya araw-araw. Of course. So, like, actually, we tried. Diba, we tried before na si Dylan, yung our firstborn, after school, parang pwede siya laging maglaro. Kasi sabi naman namin, eh, bakit weekend lang at first, di ba? Kasi, Ayaw nang pumasok kasi pagka weekend lang siya pwede maglaro. Eh, ayaw nga na go to school tama, na. tama. It's Sana sumobra. weekend na lang forever. No, sumobra. Parang, uwi nga, umiinit ang ulo. Oo. Tama, ganun na nangyari, guys. So, inalis ko ng 1 month. Oh. Inalis ko as in no anything. Parang Oh. no cellphone, no TV, no PlayStation. So, Nakayanan naman. yeah. Nakayanan. Ang nareason ko walang internet. Oh. You cannot play, you cannot watch kasi walang internet. Tapos Oh. the first day, gumana, gumana. Naglalaro lang sila dyan ng mga toys nila. Ang dami lang toys, eh. Ba't pa ang daming toys, eh? Yeah. Hindi naman lalaro. Tapos, kinabukasan, nagkaroon na ng internet. Sinabi ko pa rin na wala. Pumayag naman sila. Balik lang sila sa kung anong ginawa nila from yesterday. Tapos, hanggang sa naging 1 linggo, hanggang sa naging 2 linggo na, 3 linggo, 1 buwan na inabot, ganyan. Tapos, inunti-unti ko rin ang balik. Parang, 30 minutes muna, 30 minutes today, then, hanggang sa, sige na nga, 1 hour na lang yung ginawa per day. Para. Hindi naman ganun kabitan. Kasi bitin yung 30 minutes eh. Oo, talaga. Oo. Ang bilis nun eh. Parang magreklamo talaga. Yeah. Is it so quick? Ganyan. E pag 1 hour, parang feeling nila ang haba na nila. Sabi mo, 60 minutes. O, di ba? 60 yun. Ang sa big number. So, okay na sila doon. Ihirit sila minsan ng 5-10 minutes. Bigay mo lang. Saka minsan pag naka-iPad, may timer, di ba? Oo. So, ina-alarm. Ganyan. Oo. Yun. Ngayon. Pero imagine, di ba? Imagine yung effort mo doon na pagbabantay. Let's say the whole day naglalaro sila dyan. Nakatingin ka talaga, lalo na when they're smaller. Talagang hindi pwedeng pabayaan na may lagi gawing pang iba. nagsasasampa sa taas ng couch, Oo. sa Oo. patungan ng TV. Tatalon. Kasi boys eh. So tatalon. Yun nga, akit sa couch, tatalon. Mag-wrestling. Oo, no, ganun. Kasakitan talaga eh. So sometimes gusto mo talagang, and I understand, gusto mo talagang mag-cellphone na nga lang kayo, sige, mag-iPad nandun na na lang kayo kayo. TV, ganyan. Ganun. Kasi nakakapagod din, no? So, it's really a struggle. Ayain ka din eh, Mami. Oh. Can you play with us? Oh, ganun. Can you carry me? Can you make me Spider-Man? Ganyan, zip Zip line. line. And all. Ayun. So, it's really challenging. Tapos, ihiga ka nga. Kasi, naglalaro na sila on their own. Iba body slam ka naman. Or horse. Ganyan. Wala Horsey, talagang horsey. pahinga. Wala. Wala talagang pahinga. Ganun. So, but yeah, and ako, I'm happy that we have, somehow I can feel successfully limited the screen time. Kaya they're more interactive, like, Madaldal. yeah, teachers like them in school. Ang dami nilang words na alam. Oh, yun. Ang daming words na alam, nakakapagsalita maige, nakakapag-interact. Ayun. Gumagamit pa ng even sa No? sentences and already bagay. At 2 years old si Wilson. Oh, the tears also means na daldal na ganun. So, yun lang. I mean, again, it's just, you know, as much as possible, probably try to limit if you can. I understand if you're not at home, kung sino man yung nagbabantay, di ba? That's a risk. But syempre, it's a sacrifice that you have to make. Yeah. Kasi kailangan nila yun ng physical activities. And doon ako believe sa'yo, like, kailangan na physical activities, you have to be more creative in terms of that. And like,
ano lang bang nilaro ko nung bata ako, 'di ba? Wala masyado akong experience or data of what to experience or to do before, like lalabas lang. So ngayon usually nasa loob lang ng bahay. I don't have that, and I feel, I don't know if this is sexist or what, but I think the mom plays a great role in terms of that. So she's doing a lot of research and ganyan, nagpapa-coloring book and Madami all. din kasi akong Diba? ginagawa noon. Pag girl ka talaga, may ito, piko, Chinese garter, We drop played that, rope, we played that. kurba. So, parang nandun yung basis ko kasi meron pang yung mga tic-tac-toe, ganyan, ano ba yung mga rubber bands, yung gagawin mong jumping rope yung Oh rubber yeah, we bands. did that. Tex, 90s, batang 90s. Siyempre. Tapos magkocollect ka ng mga NBA cards, Oh yeah. ganyan. Tapos makikipag-trade ka sa mga classmates mo. Di ba? Wala tayong gadgets nun eh. So talagang we make do of what we have. Tama, tama. Lahat. Kumbaga, nakaka-entertain. Di Yung ba? simpleng box, gagawin Yeah. mong bahibahayan, mga Oo. ganun. Wala akong maraming toys before. Mga laruan ko lang, ano, ganun. Mga isang Barbie. Meron akong isang Barbie na may isang damit na kapalit, tsaka isang shoes, ganyan. Tapos nagkaroon ng, ano, nagkaroon kami ni Grace, ang kapatid ko, ng dollhouse. Isa lang yon. Pinagatian namin yung appliances, tapos para dalawa yung bahay namin, magkapit bahay kami. Yun lang yung toys namin. Na, nasa isang red na, alam ko pa na, nasa isang red na plastic bag. Tapos everyday yun yung nilalaro namin, magkapit bahay kami. Tapos yung mga pader, yung mga, alam mo, nilalagay ng toothbrush na plastic. Yeah, mga Colgate yun. Yun. Yun yung pader para mapa-extend namin yung maliit na ano na dollhouse na Dollhouse. binili sa akin. Kasi hindi naman ganun ka well off yung family namin before. Yeah. We have enough. We have, may TV kami, may cable I kami. think karamihan naman nung lumaki nung 90s, maliit lang yung income, maliit lang din yung expenses. Ganon. I So. remember 500 pesos isang buong pushcart na yun. Oh. Ngayon, Tama. 500 pesos, tatlong piraso lang ng Grabe, no? items in the grocery. Taas ng minahal ng bilihin, pero ganun talaga. No, the lifestyle, all that we have right now is a blessing, but at the same time, very challenging. Ganun. So, sige, let's wrap it up. I think we had a very good conversation during our first episode. Nag-enjoy ka ba? Yeah. Di ba? Did you learn? I learned a lot, syempre, and I got reminded, lalo na dun sa language of love kanina na, di ba, if you've noticed, hanggang ngayon, nire-resist ko pa rin or kine-question ko pa din, di ba? Kasi marami pa rin questions in my mind and probably nakaka-relate ka. Maybe you also share it with us. And maybe, baka may mga topics sila na gusto nating, may mga questions kayo, go ahead and hit us in the comments and probably we'll Topics also, na gusto niyo discuss. yeah, topics na gusto niyo discuss, we will also talk about it in the future episodes. So, that's it. It's a wrap. It's a wrap.